brings it closer to Espiritu. Another bounce to Mendiola. Yes! And Mendiola over there at the other side. Initiated by a steal by Carlo Espiritu. Agapito to Mendiola. Fires from outside and nails it. Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ang episode 343 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa iktong ito tayo nagbalik sa Loyola Memorial Park sa lungsod ng Marikina upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, atleta at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Kalakhang, Maynila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, pagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang dating manlalaro ng basketball sa PBL, NBA at PBA sa loob ng mahigit 6 na taon mula pa noong taong 1996 hanggang 2002. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng sementeryo sa lugar ng Promenade of Devotion ay ang huling antungan ng dating manlalaro ng basketball sa PBL, NBA at PBA na si Junel Mendiola. Si Junel T. Mendiola ay sinilang noong 13 ng Hunyo taong 1973. Siya ay dating manlalaro ng basketball na may taas na 6'1 at naglaro bilang guard. Si Mendiola ay asawa ng aktres sa TV at pelikula na si Sheila Marie Rodriguez na lumabas sa maraming mga pelikula kabilang ang 2016, That Thing You Call Tanga Na. Ano ka re-respetuhin ang anak mo kung mahilig ka sa matigas na saging? Pero tingnan mo man ang lahat ng puno sa mundo. Si Mendiola ay nauna na maglaro sa UAAP noong unang bahagi ng 1990s sa kupon ng UST at kalaunan sa liga ng NCRAA para sa koponan ng PSBA. Habang nasa PSBA, si Mendiola ay nagpamalas sa magandang performance sa paglalaro nito sa liga kung saan siya ay ginawaran ng 3 MVP titles kasama na ang 3 kampiyonato ng koponan ng PSBA sa NCRAA League. Taong 1996, si Mendiola ay naglaro sa PBL para sa koponan ng Oriental Battery. At noong taong 1997, siya ay lumipat at naglaro sa kupo ng Wellcoat Paint Masters. Kalaunan, si Mendiola ay naglaro sa NBA sa iba't ibang koponan, kabilang sa Pangasinan Presidents mula taong 1998 hanggang 1999. Basket. And Junel Mendiola, 18 against 27 for Pasig Rizal. Mendiola, natapik ni Di Guzman ang bola. Shot clock expired. Brings it closer to Espiritu. Another bounce to Mendiola. Yes! Shot there. High off the board. Mendiola, it's his turn to spot. No, he comes closer. Mas magandang angulo, pero gumulong pa rin papalabas. Gapito, meanwhile, replaced by Silver Villafuerte. The Cebu Gems just this week. Of the Pirates arguing that it's an act of shooting foul to get the job done somehow. And Mendiola over there at the other side. Initiated by a steal by Carlo Espiritu. Si Mendiola ay naging bahagi ng RP Men's Basketball Team para maglaro sa 3rd Ciaba Championship noong taong 1998 kung saan ang RP Team ay nakasungkit ng gintong medalya. Si Mendiola ay naglaro rin para sa Laguna Lakers noong taong 2000 at sa Pampanga Dragons noong taong 2001. Siya rin ay naging bahagi ng All-NBA Stars na kumatawan sa bansa para maglaro sa 21st Southeast Asian Games Men Basketball Championship na ginanap sa bansang Malaysia kung saan ang RP Team ay nakasungkit rin ng gintong medalya. Noong taong 2002, si Mendiola ay naging bahagi ng PBA Draft at naging 20th overall pick ng koponan ng Purefoods TJ Hotdog.
Bagamat ang paglalaro ni Mendiola sa koponan ng Purefoods TJ Hotdog ay limitado sa isang season at 14 na mga laro sa PBA na may average lang na 1.4 points, 1.9 rebounds at 1.1 assists kada laro. Magkagayunman, siya ay naging bahagi ng koponan ng Purefoods TJ Hotdogs nang masungkit nito ang kampiyonato sa 2002 PBA Governor's Cup. Matapos ang kanyang maiksing paglalaro sa PBA, si Mendiola ay nagpa siyang umalis sa liga para magsilbing coach ng Trinity University of Asia at ng M Builders para sa PBA D-League. Noong Pebrero taong 2020, si Mendiola ay nasuri na may isang tumor sa baga. Siya ay pumalaw matapos lang ang halos 4 na buwan at makalipas ang mahigit 2 linggo matapos ang kanyang operasyon sa baga. Siya ay 47 taong gulang lamang. Sa mga susunod na yugto ay pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Manila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel nito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park at Manila Memorial Park sa Paranaque. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel nito. Magkita kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.